Pagkamatay ni Christine Dasera, walang foul play batay sa panibagong medico-legal report ng PNP. Ilang respondent binigyan naman ng pagkakataon na magsumite ng kanilang counter-affidavit hanggang sa February 3. PNP submitted today the partial results of the of several examinations that they requested, no? So the documents will speak for itself, so we will not make any conclusions as to these reports yet. We also do not want to preempt or overstep on the powers and functions of the prosecutor. Mabilis naman yung process kanina, so we have no time to extensively study the results. Nag-submit na naman sila. And practice naman namin na pag may data kaming na-gather or may documents na sinasubmit sa amin, kasama yung family para isa-isa yung mga documents and evidence na yun. COVID-19 test para sa mga biyaherong papasok sa Pilipinas simula February 1, gagawin na pagkatapos ng 5 araw upang matukoy kung positibo nga sa virus. For efficiency in government, for government, and also to be more rational in doing things, atin pong ginawa ito, no? Pero kapag sila ay may nararamdaman na, o di kaya meron tayong high suspicion na meron siyang sakit na ito, siya po ay kailangan i-test, no? Pero ang kailangan po natin maintindihan, yung ating prinsipyo na isolation first. As long as we isolate them, even though they are positive, we are assured na naka-confine lang dun sa kwartong yun ang sakit at hindi po makakapanghawa. Kaya isa po rin yan na nakalagay dun sa ating resolution na kailangan walang cohorting. Baguio City Mayor Benjamin Magalong inaming may mga nangyaring paglabag sa health and safety protocols sa dinaluhan niyang party na idinaos ng eventologist na si Team Yap. Doon sa activity na yun, makikita mo merong outright na violation. Yes. Pero it's because siyempre, tao lang eh. Philippine Army Chief Lieutenant General Cirilito Subihana, itatalagang bagong Armed Forces of the Philippines Chief of Staff kapalit ng magre-retiro ng si General Gilbert Gapay. 2 patay habang 6 ang sugatan sa nangyaring pambobomba sa Tulunan, Cotabato kaninang tanghali. Higit 1,000 asylum seekers sa Australia na biktima ng privacy breach noong 2014 makatatanggap ng kompensasyon.